Isang makapangyarihang agimat at anting-anting, subalit ipinagbabawal? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang isa na namang uri ng agimat, gamit, mutya at anting-anting, lubhang mabisa at makapangyarihan, ngunit labis na ipinagbabawal. At pawang ang may mga malakas lamang na loob ang maaaring magdaglay. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? At kung papaano ito nakukuha? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Maraming uri at klase ng mga agimat ang tinataglay ng mga antingero at ilang mga albularyo at minsan ay maging ang mga pangkaraniwang tao. Mga agimat o mutya na kanilang pinaniniwalaan na maghahatid ng swerte, proteksyon at pangdepensa sa oras ng kagipitan. Ang ilan ay nasa anyo ng mga medalyon, kahoy, buto ng prutas, bato at kung ano-ano pa. At bawat anting-anting o mutya ay may special na gamit, natatanging bisa at galing. Subalit hindi lahat ng agimat at gamit ay mabuti. Mayroon ding makakaliwa at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag pumanaw na ang isang tao, inaakala natin na ito na ang katapusan ng lahat ng sakripisyo at hirap dito sa mundong ibabaw. Subalit batid mo ba na ito pala ang inaantay na pagkakataon ng ilang matatapang at makakaliwang uri ng mga antingero? Kamakailan lamang ay napabalita nga ang mga libingan na natatagpo ang sira at wasak ang ilang bahagi at nawawala nga ang ilang mga parte ng buto ng taong nakalagak dito, partikular na ang tuway o tuway-tuway. Ano nga ba ang tuway-tuway? Ang tuway ay isang uri o bahagi ng ating tuhod o tinatawag ding nikap. Kanila itong ninanakaw at dinidibusyonan upang mapasunod ang kaluluwa ng taong nagmamay-ari ng tuway na ito. Kanila itong dinadasalan o pinapatungkulan upang kapalit nito, anuman ang kanilang iutos dito ay susundin ito. Madalas itong ginagawang utusan bilang bantay sa mga bahay o di kaya naman ay upang magbigay ng karamdaman sa kanilang mga kinagagalitan o kinaiinggitan. Madalas ito ay ginagamit nga ng mga mangkukulam sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihang itim. Napakalakas ng agimat o mutyang ito ng tuway-tuway sapagkat habang tangan mo ito at mapapakain ng tamang patungkol ay maaaring mapasailalim mo ang kaluluwang ito. Subalit marapat na alam mo ang pangalan ng tao na nagmamay-ari ng tuway na ito. Pinaniniwalaang ito ay kinukuha sa gabi ng mahal na araw upang mas maging malakas. Ang mutya o agimat ding ito ng tuway-tuway ay isang mainam na depensa o tagabulag at marami pang mga makakaliwang gamit. Subalit marahil ay may tatanong mo rin, papaano naman ang kaluluwa ng taong ito? Hindi na siya matatahimik. Opo, hindi ito matatahimik. Subalit dahil sa mga dasal at patungkol na orasyon dito ay gagawin ito ang anumang iyong iutos. Bagaman masama ang isang agimat na ito, mayroon pa ring mga mangilan-ngilan na matatapang at nagnanais nito. Subalit tandaan natin na kapag ginawa mo ito, ay para mo na ring isinangla ang kaluluwa mo sa Diablo. Mayroon ka bang kakilala na nagtatangan ito? Ang pagnanais minsan ng labis na kapangyarihan ay hindi na makatwiran. Ngunit lagi pa rin nating tatandaan na ang proteksyon at kapangyarihang pang walang hanggan ay sa Diyos lamang natin masusumpungan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.